Maganda buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Eto na, ang may init na balita mula sa mundo ng PBA, Jason Castro. May sobrang bigat na sinabi sa mga taga Token Text. Ano kaya yon? At siya daw ang taong makakapigil sa sinasabing pag-alis ng mga bigating players ng Ginebra. Sino kaya siya? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pa-support na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Ito mga boss, Jason Castro. May mabigat na sinabi sa mga players ngayon ng Token Text. Ayon kay The Blair, naniniwala daw siya na sa katauhan nila Troy Rosario at ni Roger Pugoy, panatag daw siya na magiging maganda ang future ng prangkisa ng Token Text. Ayon kay Jason Castro, sa experience ng dalawang players na yon at sa karanasan nila bilang players ng Gilas, malaking bagay daw talaga ang nagagawa nila Troy Rosario at ni Roger Pugoy para sa team ng Token Text. Naging magandang dagdag din daw para sa team nila ang pagkakakuha nila kay Mikey Williams, na inaasahan na siya yung papalit sa pwestong iiwanan ni Castro sa tropang Giga sa hinaharap. Naniniwala din si Jason Castro na pagtuluyan na siyang nagretiro sa PBA at wala na siya sa Token Text, nandiyan naman daw sila Rosario at si Pugoy para mag-step up, at sila na yung tawagin na mga bagong mukha ng Token Text sa PBA. Natunay naman daw na malaking tulong talaga sila sa tropang Giga. Kung ako ang tatanungin mga boss, naniniwala ako na habang nasa prangkisa ng Token Text, sila Troy Rosario at si Roger Pugoy, isama pa si Mikey Williams, makakaasa talaga ang mga fans ng tropang Giga na nasa magandang mga kamay ang team na yon. Iba kasi talaga ang level na nilalaro ngayon ng mga players na yon, especially sila Troy Rosario at si Pugoy, na kaya talaga nilang bumuhat ng team kahit pa sa hinaharap. Kaya kung sasapit na ang araw na tuluyan ang magre-retiro si Castro, panatag na siya na may magpapatuloy sa legacy ang sinimula nila sa Token Text, dahil ngayon sa mga teammates niya na dekalibre ang potensyal. Saka alam naman natin na siguradong magdadagdag pa ng isa o higit pa na masasabing may potential na player ang Token Text, dahil alam naman din natin na hindi sila nagpapahuli sa pag-upgrade ng lineup, lalong-lalo na sa mga karibal nila sa liga. Alam nyo naman ang ibig kong sabihin doon mga boss. Kayo mga Token Text fans dyan, sang-ayon ba kayo sa sinabi na yon ni Castro na sila Rosario at Pugoy na ang magdadala para sa hinaharap ng prangkisa ng Token Text sa PBA? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Eto mga boss, ang huli nating pag-uusapan. Siya daw ang taong makakapigil sa pag-alis ng mga superstar ng Ginebra. Sino nga ba siya? Dahil nga sa mga sunod-sunod na pasabog na balita na may mga malalaking offers sa iba't ibang mga malalaking liga sa Asia ang mga bigating players ng Ginebra, nababagabag na ang mga fans na baka dumating ang araw na wala nang matira pa sa mga bigating players ng Ginebra, dahil nga kinagat na nila yung mga naglalaki ang offer sa kanila sa abroad. Ngayon mga boss, isang tao lang ang nakikita ko na makakapigil sa pag-alis ng mga players ng Ginebra. Siya nga po yung involved sa pakikipag-usap sa mga players nila. Siya nga po ang SMC Team's Sports Director na si Boss Al Francis Chua. Siya din ang Team Governor at Team Manager ng Barangay Ginebra. Nabukod kay Boss RSA, itong si Boss Al Francis Chua talaga ang kumakausap sa mga players ng SMC Teams. At nasa kanya din ang kapangyarihan sa mga malalaking desisyon sa mga nasabing kupuna na yon sa liga. Sa kakilala naman natin itong si Boss Al Francis, nasubok na siya sa pakikipag-usap sa mga players at pakikibagay sa kanila. Sa mga hindi nga po nakakaalam, bago pa siya mapunta sa SMC Teams, naging coach siya sa PBL at sa PBA, na naging trademark niya noon, pag nananalo yung team niya, inaalis niya yung nakapuyod sa kanyang mahabang buhok. Ngayon, bilang SMC Teams Sports Director, sa kanya din dumadaan ang mga malalaking desisyon na pinapasok ng mga kupunan nila sa PBA. Halimbawa na lang dyan, yung pagkuha at pagtanggal sa mga players. Nasigurado rin
na kung ano man ang magiging desisyon ng mga bigating players ng Ginebra na sinasabing kinukuha ng mga higanting liga sa abroad, eh siya ang unang makakaalam na dadaan muna sa kanya yon. Na dahil nga sa kapangyarihan niya sa SMC Teams, eh siya din ang tao makakapagpabago sa mga gagawing desisyon ng mga players na yon. Hindi naman ilalagay si Boss Al Francis sa posisyon niya sa SMC Teams kung hindi siya magaling makipag-usap sa mga players. Pero sabi ko nga sa inyo mga boss, eh sa bandang huli, eh yung mga players talaga ang magdidesisyon kung saan ba sila patutungo. Ipinoint ko lang na si Boss Al Francis Chua ang may kapangyarihan. Napigilan sila sa pamamagitan ng makikipag-usap sa mga players na yon. Na siguradong kasama na din doon yung magandang alok habang nasa SMC team sila. O kayo mga boss, naniniwala ba kayo sa kakayahan ni Boss Al Francis Chua para maiwasan ang pag-alis ng mga superstar ng Ginebra papunta sa ibang liga sa abroad? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Yan ang mga balita natin ngayon. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Jericho Korea, kay Boss JJ Siboom, shoutout din po kay Boss Dennis Berhel, kay Boss Roel Palero, kay Boss Edwin Dubidar, shoutout din po kay Boss Melchor Timola, kay Boss John Mark Cantos, shoutout din po kay Boss John Patrick Abria, kay Boss Anthony Cantiliano, shoutout din po kay Boss Dion Mercado, kay Boss Romel Cruz, kay Boss Eli Magnifico from San Mateo Rizal. Shoutout din po kay Boss Freddy Alejo from Malolos, Bulacan. Kay Boss Junel Alagon. Shoutout din po kay Boss Allen Melendres. Kay Boss Liam Williumol. Shoutout din po kay Ma'am Blesilda Arongat. Kay Boss Resty Rica Plaza from Barili, Cebu. Kay Boss Lit Spy TV. Shoutout din po kay Boss Jason Mendoza. Kay Boss Ener Somar from Caloocan. Shoutout din po kay Boss JJ Siboom. At sa laging nangunguna sa comment section natin na si Boss Julio Doms. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.